Bumabati po ako sa inyo ng kapayapaan at pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos. Mga mahal po, taga-Bernay Siyo! Ang lugar ng makatawang! Ang makapogi! At magaganda! Kanina po, nagsasalita si Mayor Tobi, Joy Pascual. Sabi ko, kitang-kita yung pagkasiga nito. May ilang tuloy lang sa'yo, ma'am. Sabi ko kay Vice ko, Vice ko, may asawa na ba yan? Sabi ni Vice ko, magpahalan ka muna kay Mayor. Hindi mo lang po, ma'am. Hindi mo lang po, Katomi, baka kasuhan mo ako. Nakakulong na ako. Mga malagong kababayan, alam nyo, ang rebelsihan, napakahalaga yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung makikita nyo po ang matawag natin doon sa araw, ang isang sinag niyan ay rebelsihan. Sapagkat utang ng Pilipinas sa inyo ang kalayaan niya. Mayroong tigang kapiti at yan si Pobre Villan. Hindi naman tayo magkakahuli doon. Sabi ko ba, mama ko, ikaw, inampong ka lang ng rebelsiya dahil ikaw si Alias Pogi. Tanungin niyo ako, ano bang pagkagawa ko sa sinalo? Ah, marami ho. Paano? Ano po yun? Ano? Marami sa lang ako. Sinalo. Kulitan sa sir. So, kakitaan ko. Yun ba? Magkakita kasi, yung asawa ko, si Mayor Eneng Pascual.
Totoo yung sinabi ni Greco na nakamanga kami. Para pa ako eh. Pwede pa lang magkatotoo. Ngayon, ay hindi mo ha? Totoo pala yun. Kaya palakpakan niyo yung ngayon niyo. Sinabi yung mayor at yung vice mayor na sila pala ang bumibili ng bigas mo ninyo. Yung bigas ng mga magsasaka, binibili ng mga traders ng 10 pesos, ang gagawin nila, bibili nila ng 15 pesos para kahit paano makabawi yung magsasaka. Pero hindi mo po pwede na ganunulan ang buhay ng magsasaka. Kailangan yung rice tarification po na yan. Kung hindi dapat pamendahan, ipasura! At pinapangako ko po sa inyo. Ito, pangako po ito. Salita ko po ito. Kapag hindi po nag-enamendahan, lalabas ang bad boy sa Senado. Alam ko yung pagiging bad boy, hindi po yan ikinakikita. Pinagmamalaki ko po yan dahil lahat ng ginulti ko, mas bad boy sa akin. Ang paspos ng babae, ng api ng tao, yan po ang mga tunay na nangyari sa buhay ko. Kasi ganyan ang mga nubay si Hano eh. Ayaw natin ng may nakaapin. Kaya mga mahal ng kababayan, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, anak mo ko eh. Huwag niyo akong pabayaan. Sabi nga ni Mayor Evin kanina, ang lolo ko, taga dyan no, sa Piñaranda. Ang nanay ko, tigang kuya ko, Bebe Siha. Talaga po, kahit sunugin niyo ako, Bebe Siha nun po ako. At kung sino, yung tunay na magmamahal sa inyo sa Senado, ako yun. Walang iba. Kaya sana, yung mga nakalagay po, ito, ayan ang laki. Bagong pag-asa. Yan. Sa likod ng ating mahal na gobernadora, tungo sa bagong Bebay Siha. Dapat ganyan din po sa Senado. Kailangan mag-lok-lok po kayo ng mga bagong mukha. Ang karaniyang muna sa Senado, kung mga nagsasalita ngayon, yung mga platforma nila, sinabi na nila noon yun. Paulit-ulit na lang. Kaya sana po, huwag kayong matakot sa bago. Matakot po kayo sa luma at inaamang na. Ngayon, mga mahal po na may sihanap, po may sihanap, ang mga nagkagandahan at nagbabakuhan, hayaan niyo po akong magpasalamat sa mga taong nagpakita po sa amin ng napakainit na pagtanggap. Una po, palakpakan po natin ang inyong pig, Manong, pabuhay po, Manong. Ang pinakamagaling pong mayor na lahat ay libre. Lahat eh, sabi na sa akin, dito sa Kapal, lahat dito, libre. Libre ng dialysis, libre ng saka. Wow, sabi ko, sana ganyan sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin, si Eno Pascual! Alam mo, kung meron, meron din Omen. Yung kapatid ko, asa, si Omen. Lamang lang siya ng isang baligo. Pare, ayaw nila pumayag.
ang kanilang bantay. Ngayon na lang kami bumili talaga. Magkasama ko kami na. Kasi yung pagtaan ito, galipot ko na. Pero kami, nagsasalita si Leo, bumili sa atin si Diego. Pare, pwede pa. Pwede pa na gawa ng korapsyon. Pwede pare. Asan mo yung pwede yan? At ang atin po, nako, ito po ang pinakamagaling na mayor naman ito ng palaya. Alam nyo, nung ako may kausap na gabi, kasi ako naman ako eh, hindi naman ako tamang, hindi ako nagtatanong. Nagtanong ako eh, sabi ko, gaano ba kagaling yung Mayor Ryan Cuevas? Alam nyo, sabi ko kausap ko, mahal na mahal yan ng Tagapalayan. Sapagkat yan ang nagbigay ng proteksyon sa magsasaka. Nagpatayo yan ng cold storage at yung pag pinaparat yung mga magsasaka, siya ang nagbubukbog, dinadala nila doon sa cold storage at inaantay nila kung kailan tataas yung presyo. Ganyan po, ilalagaan niya ang magsasaka. Tandaan niyo po, mga mahal kong kababayan, ang magsasaka, yan ang source ng pagkain natin. At kapag ang magsasaka hindi umasenso, ibig sabihin, yung bayan na yan, yung bansa na yan, hindi aasenso. Kaya mahalin po ninyo yung mga naglilingkod sa inyo na mahal kayo. At yan ay si future Governor Ryan Cuevas. Siyempre, pag may book, may Facebook. Ito, kumpare ko po ito. Matagal na panahon, nagkaroon din ako ng problema sa pamilya nila. Nagkaroon ako ng problema. Pero isang tao ito, mahal ko ito. Nagpakita po ito sa akin ng tunay na pakikipagkaibigan. At nakita ko po rin ko, kapartner po ito ng kapatid ko, ni Omi, kapartner po niya. Nagkita kami, nag-usap kami, nakita ko po sa kanya yung bagong generasyon ng mga puso. Sabo! Sabi mo kanina sa kanya, pare, itaas mo yung kamay ko. Pinakikilala ko po sa inyo, ang aking po pare! Vice Governor Edward Boston. Kita nyo, mula-mula. Ganyan ang kakapag niya. At siyempre po, gusto ko pong pasalamatan ang aking crush. Ang ating po future mayor, Ma'am Joy Pascual. Partner po sila ng inyong mayor. Alam nyo, napakahalaga po nun. Katulad nung tanong pati kanina ni Vice Mayor, kung ang mayor at ang Vice Mayor hindi po nagkakasundo, walang mangyayari. Kaya napakaganda po ng inyong ginawa ng inyong Vice Mayor at ang inyong mayor, Parma and Robby. Palakpakan po sila. At siyempre po, kailangan, pag mayroong mga superhero, may kasama.
Hindi po pwedeng si Batman and Robin lang, dapat nandun si Superman. Nandun si Aquaman. Ang ating po, mga kausilo. Nani, you! Jerry Dilangus,
Napasalamat na po lahat mga mahal kong babae bilang mga huling salita. Ako po ay sa totoo po ito, kapatid ko po kayo, sa totoo po ito, wala akong talaga sa plano ko na ang kumandita ko. Wala po. Ako'y masaya na po sa pag-aagista. Marami na po akong natulungan. Nakapagkagawa ako ng eskwela, nakapagkagawa ako ng housing, nakapagbigay ako ng sementeryo, pero ako naman ako tulungan. At sabi ko lang pong nagawa. Pero kung ngayon, hindi pa po ako sila doon, nakapagpabago na ako ng batas na nakatandaan ko, nakulong ako ng illegal possession of firearms, mapabago po natin ang batas na yan na tinawag nilang COVID pati na doon. Wala pong talaga akong plano. Pero, nung nakita ko po yung line-up ulit ng mga sila doon, wala na po ako ng tools. Kasi kung hindi ako tatakbo, sila na naman. Wala naman silang nagawa. Kaya sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon. At sample lang natin sila. Ng serbisyo ng Belgiano. Maraming salamat po.